isipan ko na bibigay ako ng tips para sa mga gusto mag-bike to work, sa mga nagpaplano mag-bike to work, or yung mga nag-bike to work na pero wala pang masyadong idea about bike to work, no? Almost 1 year na ako nag-bike to work, kaya kahit pa paano, may experience na din ako sa pag-bike to work. So, unang-una, bago ako magbigay ng tips sa mga gusto mag-bike to work, bago kayo mag-bike to work, may kailangan i-consider na dalawang factor, no? Yung health status nyo, no? Wala ba kayong high blood, no? Okay ba kayo? Healthy ba kayo? Wala ba kayong sakit sa puso? Wala ba kayong uncontrolled diabetes, no? Kasi medyo risky pagka may mga sakit ka na bawal mag-exert ng effort. So, yun yung unang factor na kailangan i-consider. Pangalawa, physical limitations mo. Ano ba yung mga physical limitations? Physical limitation, anong limit mo, di ba? Usually, more on physical factor yan. Anong physical factor? For example, mahina ba yung pandinig mo? O bihi ka talaga? Medyo mahirap, no? Pwede ka mag-bike, pero medyo malaki yung adjustment na gagawin mo. Pangalawa, sobrang labo ba ng mata mo? Or may problem pa yung mata mo? So, yan yung pangalawang factor, no? Physical limitations. The first tip, mga ka-bike bros, pag nabili nyo na yung bike nyo, pag nakabili na kayo ng bike na pang bike to work, huwag nyo kagad gagamitin pang bike to work. What? No, lalo kung malayo yung iba bike to work nyo, 20 kilometer yung distance. Huwag muna kayong sasabak. Yan lang yung tip ko, ah. Huwag muna, lalo pag kakaumpisa nyo palang ulit mag-bike or matagal kayong nahinto, mas maganda kung magkukondisyon muna kayo, no? Bago kayo mag-bike to work, lalo kung may kalayuan yung work nyo, no? Huwag muna kayong sasabak, i-condition nyo muna yung sarili nyo. For example, 10 kilometers yung work nyo from galing sa bahay nyo. Kailangan i-condition nyo muna yung sarili nyo. Kailangan mag-ride muna kayo sa kahit within barangay nyo lang. Ma-achieve nyo muna yung 10 kilometers. Then pag kaya nyo na, saka kayo mag-bike to work. So yan ang una kong tip, no? Conditioning, no? Kailangan mag-condition muna kayo. Tip number 2, nakaka-bike bros. Safety gears, no? Pag nag-bike to work kayo, kailangan mag-invest kayo sa magandang safety gear. Ayo, syempre, bike yung dala nyo, two wheels yan, no? So, hindi may iwasan yung mga semplang-semplang na ganyan. Kaya, kailangan mag-invest kayo sa magandang safety gears, no? Helmet, saka mask. Tip number 3, mga ka-bike bros. Pag mag-bike to work kayo, mas okay kung magsusot kayo ng damit na madaling makita sa dilim, no? Lalo kung ginagabi kayo sa biyahe. Mas okay yun. Kung di naman, kailangan meron kayong mga bike lights, no? Front lights, tsaka back light, no? Importante yan, visibility. Kailangan, pa nagbabike kayo, visible kayo. Dahil kasabayan nyo lagi sa kalsada, yan. Mga four wheels, tricycle, jeep, bus. Yan ang mga kasabay nyo sa kalsada. Kaya kailangan visible kayo. So, yun yung tip number 3 ko. Tip number 4, mga ka-bike bros, no? Outfit. So, big deal ba yung outfit kung nagbabike to work? Para sa akin, hindi big deal yung outfit, you know? Huwag kayong ma-pressure. Nakikita niyo yung iba na naka-full gear, naka-cycling set, naka-cycling jersey. Huwag kayong ma-pressure. Kung anong komportable kayong damit, okay lang yon. Suot niyo yung gusto niyong isuot, no? Oo, kasi tingnan niyo yung get-up ko. Ganyan lang yung suot ko kung nagbabike to work ako. Pressure kung wala kayong cycling jersey, okay lang yan. Importante, suotin nyo kung ano yung komportable kayo, no? Pagka nag-bike to work kayo. So, okay mo pressure sa outfit, no? So, isuot nyo kung anong komportable kayo, walang problema dyan, no? So, yun, nandito na ako sa McKinley. Hanap muna tayo ng place para tumigil, para medyo mahirap kasi mag-vlog pag ano eh, maandar tayo eh. So, hanap muna tayo dito ng mauupuan. Dito tayo. So, yan. Dito muna tayo mag-parking. Dito sa park. So, yun. Ganda, oh.
So wala nang ganong tao. Pag umaga, maraming tumatakbo dito eh. So yun, para makapag-discuss ako ng maayos, tumigil muna ako dito. Di naman ako nagmamadali dahil pauwi na din ako galing work. So tip number 5 na tayo. So para sa akin, ang tip number 5 ko, pag nagbibike to work kayo, humanap kayo ng ruta na hindi gaanong matraffic, no? Kahit nakabike kayo, kasi yung traffic factor din yan. Kasi pag traffic, may pilitan ka ding huminto eh. Kahit sabihin mong traffic, kahit nakabike ka, kailangan mong huminto, no? May chance pa ng baka maipit ka pag ka traffic. Kaya as much as possible, kailangan maghanap kayo ng ruta na walang gaanong traffic. Yung mababa yung chance na maipit kayo. Kasi talagang maraming loko-loko sa kalsada pagka nagbabike ka. Mas lalo na pag nakabike kayo, no? So yan. So yan yung tip number 5 ko. Humanap kayo ng route na komportable kayo, ruta, no? Bukod dun sa hindi traffic, syempre, humanap kayo ng ruta na safe, no? Yung medyo maganda yung ilaw, kung may choices naman kayong humanap ng ruta. So yan yung tip number 5 ko, mga ka-bike bros. Number 6, mga ka-bike bros, sa pagbabike to work, kailangan marunong kayo magpalit ng flat na gulong, no? Kailangan marunong kayong magpalit ng inner tube, mag-patch kit, no? So kailangan malaman nyo din yan pa nagbabike to work kayo, no? Kasi may chance talaga na makakaapak at makakaapak kayo ng pwedeng bumuta sa gulong nyo. Kaya mas malaking bagay kung matututo kayo magpalit ng flat tire, no? So may mga tutorial naman yan sa YouTube, pwede kayong manood doon about changing flat tires. So kailangan matutunan yun, mga kabikers. So yun, so yun yung tip number 6 ko, kasi napaka-importante niyang skills na yan, lalo pa nang bike to work ka. Kasi may times na malayo yung vulcanizing, no? Pero kung marunong ka magpalit ng gulong, pag naplatan ka, tigil, sa may palit, mabilis lang. Patch kit, o kaya palit ng inner tube, then pump, then larga ka na ulit, no? Kung marunong ka, no? Kaya kailangan matutunan nyo yan pag magbike to work kayo, mga kabike bros. So, tip number 7 ko, mga kabike bros. Tip number 7 ko, pag ako nagbabike to work, lagi kong sinisiguro na yung cellphone ko may load. Or data, no, mga kabike bros. Kasi importanteng bagay yan, no? If magkaroon ka ng emergency o kailangan mo ng tulong, mas maganda yung merong ka pa rin. Kahit marunong ka eh, kahit marami ka ng alam sa bike, kahit pa sabihin mo, oh, magaling ako, alam ko na yan lahat. Pero iba pa din pag merong kang chance para humingi ng tulong, no? Merong kang way para humingi ng tulong, lalo sa mga tropa mo, sa kamag-anak mo. Dahil anytime pwede kang magkaroon ng emergency or kailangan mo ng tulong eh, anytime yun. So importante laging may load yung cellphone mo. Pangalawa, okay din kung may data ka, no? Mas okay din yun, no? So importante yun na kailangan may ways ka to connect or to ask for help, no? So yan yung tip number 7 ko, mga kabike bro. So lagi nyo tatandaan yan, no? Kasi pa nagbabike to work ako, lagi sigurado, lagi akong may load, no? Importante kasi yan, lalo kung malayo yung binabiyahin nyo, no? Umaabot kayo ng 10 to 20 kilometers, no? So yun, mga kabike bro. So tip number 8 na tayo, mga kabike bro. So tip number 8 ko para sa inyo, mga kabike bros, kailangan din meron kayong repair kit o repair tools na dala, no? Tapos magbabike to work kayo, ano ba mga importanteng repair tools na kailangan dala nyo? O ano ba yung mga gamit na kailangan dala nyo pa nagbabike to work kayo? Unang-una, importante yung inner tube, patch kit, tapos multi and allen tools, no? Kailangan may allen tools kayo, no? Para kunyari, lumuwag yung upuan nyo, lumuwag yung handlebar nyo, lumuwag yung preno nyo, meron kayong panghigpit, no? Inner tube naman pag naplatan kayo, pag yung patch kit naman pag naplatan din kayo, no? So kailangan may mga repair kit din kayo na ganun, na laging dala pag nagbo-bike to work kayo. So importante yun, mga ka-bike bros, no? Huwag na huwag nyong kakalimutan yung mga repair kit nyo lagi. Lagi nyong dala yan, mga ka-bike bros. So yun, so yan ang tip number 8 ko, mga ka-bike bros. Tip number 9, mga ka-bike bros, maging aware kayo, lalo sa mga naka-park na sasakyan o yung mga sasakyan na nakagilid, no? Dahil marami na akong nakitang mga kasabay ko din mag-bike to work na laging nadadali ng pinto ng sasakyan, no? Kasi bigla-bigla minsang nagbubukas ng pinto, hindi nyo napapansin. Kaya kailangan magbigay kayo ng maglaan kayo ng space, lalo pag dadaan kayo sa mga naka-park na sasakyan. At least siguro mga 1.5 meters yung i-distance nyo, no? Pero be mindful pa din kung gigilid kayo
kayo ng konti kung may dadaan ba sa gilid yung nasasakyan, no? So, yun, importante yun, no? Maging maingat kayo, pag lalo pag may mga nakapark na sasakyan. So, yan yung tip number 9 ko, no? Be aware of the surroundings, no? Mga kabike bros, so yun. So, tip number 10 ko, mga kabike bros, no? Pag magbabike to work kayo, kailangan malaki yung time allowance nyo, no? Bago kayo pumasok sa trabaho nyo. Kasi, mayroon pa tayong tinatawag na cool down time, no? Kailangan, pagdating nyo sa work nyo, syempre, kailangan mag-freshen up pa kayo niya, no? Kaya kailangan mag-lap kayo ng kaya kailangan mag-alap kayo ng cool down time nyo, no? Kailangan pagdating sa work at least 30 minutes para mag-cool down kayo, para mag-freshen up kayo. Kung merong shower dun sa work nyo, mag-shower kayo. Kung wala naman, magpalit kayo ng damit, mga kabike bros, no? Importante yon. Siyempre, ayaw naman nating pagpasok natin sa work, lalayuan tayo ng mga katrabaho natin dahil amoy bakul tayo, no? So, importante yon na mag-alap tayo ng cool down time para sa ating mga nagbabike to work. So, yan. So, yan yung tip number 10 ko, mga kabike bro. So, ngayon naman, pumunta tayo sa limang bagay kung bakit nakakainis o mahirap sa nagbabike to work. Kung hindi pahirap, sige, maging social tayo. Disadvantages, no, ng pagbabike to work, mga kabike bro. So, lima ang ibibigay kong disadvantages na meron sa pagbabike to work. So, ito na yun. Simulan na natin. First disadvantage sa pagbabike to work is si Mother Nature, love natin yan. Pero, minsan, nakaka-bad trip din siya, no? Lalo pag sa nagbabike to work ka. Natural yan, nauulan, no? Pero, sa ating mga nagbabike to work, mataas yung risk, no? Malaking problema yon, no? Pag umuulan, pag inabutan tayo ng ulan, no? Malaking problema yon pag inabutan tayo ng ulan habang nagbabike. Unang-una, mataas yung risk mo sa accident dahil mababa yung visibility, nakabike ka lang. Pangalawa, sobrang hassle, no? Kasi may chance na mabasa ka, lalo pag wala kang kapote. Kaya importante na lagi kayo magdadala ng kapote pa nagbabike to work. No, may nakita akong kapote na okay yung quality, tsaka ano talaga siya, pang bike specific na kapote sa Decathlon. So, nandyan yung link below sa taas. So, yan. Click nyo na lang yung link below sa taas. So, yun. Kailangan din. Kaya yun, Mother Nature sometimes is not your friend, mga kabike bros. Kaya yun. So, yan yung unang disadvantage sa pagbabike to work, mga kabike bros. So, yun. Pangalawang disadvantage, magastos. Akala ko ba makakatipid pag nagbabike to work ka? Oo, makakatipid ka. Pag nagbabike to work ka, wala kang gas, wala kang pamasahe. Pero, kung hindi ka mahuhuk sa pagbabike, no? Kung hindi ka madadala ng pagbabike. Kasi usually, pag nag-start ka magbike to work, magiging ano ka na din eh. Magiging hobby mo na din yung cycling. So, yan na. Diyan na papasok yung, siyempre, gusto mo maganda yung performance ng bike mo dahil ginagamit mo sa pagbabike to work mo. So, diyan ka na mag-start mag-upgrades, no? Bike parts, napakamahal niyan. Lalo yung mga Shimano, SRAM, talagang napakamahal niyan. Bakit mahal? Dahil priority nila yung quality tsaka safety ng mga bike parts na kinakabit sa mga bikes nyo. Kasi, di ba, safety is the most expensive thing, no? Kaya, yan lang lagi nilang pinagbabasihan ng pricing nila. Kaya, napakamahal ng bike parts. Kaya, mapapagastos ka, no? Pero, once na-upgrade mo naman na yung total yung bike mo, okay na yon. Yun na yung ano yung gastos mo, no? Depende pa rin sa iyo yan, yung temptation para mag-upgrade na sa iyo pa din yan. So yun, may time na magastos din magbike. So yun, mga bike bros. Number 3, mga kabike bros, syempre mechanical problem, no? Ito yun sa mga disadvantages, no? Kasi syempre ang bike mo may mechanism yan eh, no, na pwedeng mag-fail anytime. Kaya nga sabi ko kanina, importante meron kayong mga dalang tools. Pero isang nagiging disadvantage yun kasi may times talaga na pag nasira yung bike nyo, unrepairable, no? Hindi nyo kayang i-repair. For example, nasira yung rear derailleur nyo, yung nakalawlaw sa likod, o naputol yung pedal nyo, o ano, mahirap nang ayusin talaga yan. So, may chance talaga na magkaroon ng mechanical failure habang nagbabike to work. So, yan ang pangatlong disadvantage na napansin ko sa pagbabike to work, mga kabike bros. Panglimang disadvantage, mga kabike bros, babaho ka. Natural yan, syempre. Natural ang body odor sa tao. Yun, talagang may chance talaga na mangangamoy ka, mangangamoy baktol ka, lalo pag medyo ikaw yung tao na
konting pawis lang, talagang may body odor ka, no? Kaya importante yung hygiene, no? Bago ka pumasok, bago ka mag-bike to work, kailangan proper hygiene din. Then after mo din mag-bike. So, kasi mangangamoy at mangangamoy ka talaga mga ka-bike bros, no? Eh, at least ngayong pandemic, kasi nakamask lahat, so hindi ka mababa yung chance na maamoy ka. Pero, yun, mangangamoy ka pa din. Kaya importante talaga, bago ka mag-bike to work, after ka mag-bike to work, proper hygiene. Dahil, mangangamoy ka. So, mangangamoy baktol ka talaga. So, yun mga ka-bike bros. So yan mga ka-bike bros, no, marami ding advantages sa pagbabike, even na yung katipid ka, magiging healthy ka kasi ka nag-exercise ka, kasama na yun, given na yun. Kaya yung mga tips at mga disadvantages na binigay ko sa inyo, yun yung mga na-experience ko din, no, sa pagbabike to work ko, no. Sinare ko lang sa inyo yun para may idea kayo, no, may diskarte din tayo, makakuha din kayo ng diskarte sa pagbabike to work mga ka-bike bros, no. Paano ba ang situation pa ng pagbabike? So, marami pa akong advantages, disadvantages, tips. Marami pang tips yan na hindi ko nabanggit. Pero sa ngayon, yan ang mga maibibigay ko lang muna sa inyo. So tara, uwi na tayo. Ay nako, late na ako nakauwi. So yun mga ka-bike bros, uwi na tayo. Tama na yung pag-vlog natin, no? So yun. Mga ka-bike bros, no, maraming salamat sa